ang nalalapit na pagbabalik ng PBA. But first, make sure you like this video at mag-subscribe. Pakiring na rin ng bell para wala kang mamintis ng mga videos natin. Nakakuha pa ng big man ang Northport Batampier matapos bitawan ng terra firma jeep si GP Faundo, isang 6'6 center na dati na ring bata ni Coach Pido sa UST. He only averages 2.2 points and 2.3 rebounds sa nakaraang PBA bubble. So this is a good signing for them, additional size, especially nawala din sa kanila si Kelly Nabong. Para naman sa Blackwater ay ni-resign nila ang kanilang mga big men, Marion Magat, Frank Gola at si John Gabriel. Silang tatlo ay puro 1-year contract, kung saan mga naging key players sila sa nakaraang bubble. Especially si Marion Magat, averaging 4 points and 4 rebounds per game. Si Frank Gola naman, nagiging stretch big man na para sa kanila, who averages 4.3 points at 3.2 rebounds per game sa nakaraang bubble season. At ang magandang senyales naman sa liga ay naging GCQ na ang Metro Manila from May 15 to May 31, na ito yung inaantay ng liga para maibalik na ang basketball sa Metro. Though kahit pwede na dito sa NCR ay nag-i-insist pa rin ng ibang mga teams na sa probinsya mag-practice, katulad na lang ng Meralco Bolts na tutungo ng Ilocos Norte. Pero paano nga ba makakapag-practice ang mga teams dito sa NCR? Kinakailangan pa rin nila ng clearance galing sa LGU para makapag-conduct ng practices at scrimmages. Kailangan din nilang sundin ang mga protocols, mainly yung swab test. Nalaman natin na nagbigay na ng green light ang IATF sa PBA na makapag-practice sa mga GCQ or MGCQ na areas. Ayon kay Commissioner Willie Marshall, next week pa malalaman yung desisyon ng mga LGUs. Meron na kasing mga nag-request ng mga teams. So far, yung siguradong venue talaga is yung tatlong gym sa Batangas: Batangas City Coliseum, Batangas State University at Lyceum Batangas Gym. Sa ngayon, Meralco pa lang ang pwedeng makapag-practice dahil natapos na nila ang mga requirements, lalo na yung dalawang swab test at preparing na sila sa kanilang Ilocos practice. Samantalang ang Phoenix ay gusto rin na outside ng NCR makapag-practice, kahit pa yung both teams ay nagpasa ng request sa Pasig na makapag-practice na dito. Pero medyo delay kasi prefer ng both teams yung Ilocos at Batangas na venue. Yung Meralco, ayaw nila na sa Pasig muna mag-practice. Inaayos nila yung clearance nila para tumungo ng Ilocos. Same case din sa Phoenix na Pasig Upper Deck Gym, pero want naman nila sa Batangas. So ayan yung kalagayan ngayon ng PBA at ilang mga teams. Sobrang hirap pa rin talaga dito sa atin ang sitwasyon. Pero kung kayo ba ang tatanungin, ano ang mga best suggestion nyo para maituloy na ang liga? Let me know all your thoughts in the comment section below. I will now step back. Bye-bye.